noon, wala na after land bank. Pero sa Congress, I found the second family again. Dito yun sa Congress. Sabi ko nga, nakalimutan ko na yung land bank. Eh. It's more on Congress na. So, I want to thank everybody for the support. Minsan, meron ako yung may marinig kayong tantrums ko, pero alam nyo naman yon. Nawawala din pag uwian na. So, ang tulad ng mga ano dyan, ang gusto ko lang impart is yung matuto lahat yung mga naging kasama ko sa office. I'm proud to say na dun sa dati kong pinapasukan, na yung iba, mga clerk pa lang noon, ngayon sila na yung mga managers. So, natutuwa ako sa kanila pag nakikita ko sila, ay, Ma'am Ems, thank you. Malaki yung tinurong na naituro mo sa akin, pag may mentoring mo. So, I hope this time, yung mga kasama ko rin, meron din kayong magtulong sa akin kahit konti. And, sabi ko nga, malapit tao rin ako mag-retire. So, sana, sabi ko yung values sa work, sabi ko nga, kung nakikita mo sa kanila, mali yung nakita mo, huwag mong pipikapin yun. Ang pikapin mo kung yung tama. So sabi mo nga, medyo ano na tayo, may edad na tayo, so we know what is good and what is right and what is wrong. So meaning, i-absorb lang natin yung tama. Yung mga hindi magandang mga tawag dito, sabi nga natin attitude. Huwag natin anin yun, huwag natin parisan yun. Because, bata pa kayo. Then, time will come when you age. Yun ang ano nyo eh, yun ang ma-adapt nyo. So, ang ano lang doon is, sabi ko nga, yung mga boss nyo, yung magiging boss nyo pa, kung saan man kayong malilipat o mare-reassign, makikita nila sa inyo kung ano yung the way, yung attitude, the character. So, yun dapat ang ma-inculcate sa atin, na magandang attitude sa trabaho. Once na nakita nila na merong kang values, good values sa work mo, makikita nila na, meron ka palang meron kang potential to move up. Sana hindi to move down, but to move up. Kaya sabi ko kay Chris, may promise ka sa akin. Kasi nga sabi ko, ayoko naman nandyan lang kayo. Hindi sa mismo ko yung ano nyo ngayon, but gusto ko magkaroon kayo ng ambisyon. Ayan. Kasi ako rin naman noon, wala rin naman ako noon, clerk lang ako, sabi ko nga sa land bank, nag-a-accept lang ako ng new accounts, kung sino mag-o-open na account, clerk talaga ako, as in, ang sweldo ko, 550 pesos a month. So, land bank, 30 plus years ago. So, hindi naman ako nakarating dun sa pwesto ko because meron akong binubulungan, hindi. So, lahat yun, through hard work. So, kayo din, ganun. So, natutuwa rin ako kay Dulce. So, sabi ko kay Ma'am Net, hindi kaya napapagod siya. Kasi based on experience, doon sa anak kong nag-law noon, hindi na itong parang hindi na siya natutulog. And itong si Dulce, nakakaya pa niya pumasok. So, sabi ko nga sa mga kasama ko, intindihin na lang natin si Dulce. So, hindi naman sa binibigyan natin ng pabor, but binibigyan lang din naman natin na kung kaya din lang natin intindihin at tulungan siya, why not? So, yun lang. So, walang inggitan. So, siguro hindi naman napansin nyo naman hindi kailangan maingit yung isa, mag-antrayon. Hindi, walang ganon. So, dapat magtulungan lang tayo. Nakikita ko yung pagtulong ni Kuya Bear. Nakikita ko yung pagtulong ni Chris, ni Marge, and lahat, pati si Alex. Kahit bago yan, marami nang natutunan yan. Marami na yung ang tawag dito. Punahan na natanggap sa akin. But, yun eh, paano ka matututo kung hindi ka pupunahin?
So, yun lang, kasi kahit si Adam, matagal na rin yan dyan sa Oversight. Kahit hindi pa yan dati sa finance, talagang yan consultant muna bago na employee. So, ang importante sa atin, lalo sa mga kabataan, magkaroon tayo ng ambisyon. Sabi nga nila, ambisyosa ako. It reminds me. But, tama lang naman. Tama lang, it's right na magkaroon tayo ng ambisyon sa buhay. Kasi kung di tayo magkakaroon ng ambisyon sa buhay, hanggang dyan na lang tayo, hindi na tayo mag-move up. Sabi nga nila, dapat daw makontento. Pero you're still young. May bata pa kayo. Meron pa kayong i-move up. So, sana by 2020, magkaroon pa tayo ng... Ayoko naman mag-produkto para madadagdagan yata yung trabaho natin by 2020. Kasi magpa-function na yung isang person na dyan. Yung isang ano dyan, alam na ni Marcion. Pero kakayanin naman natin lahat ito, di ba? It's good thing na yung mga kasama ko dito sa unit, kung ano yung sabihin, sumusunod. Tulad ni Kuya Bear, lahat sila pag sinabi, oh, Kuya Bear, mag-inventaryo ka. O, ayusin natin yung boxes. So, mapansin ninyo, napapansin naman ninyo na pag pumunta kayo sa ibang unit, napapansin nyo, bakit ang gulo-gulo? At sa atin, marami rin naman tayong papel. Pero sa atin, isa yun sa, sabi ko kasi, pagka maayos ang opisina, maayos din ang trabaho. Pero kapag magulo ang opisina, magulo rin yung trabaho. So, yun. Kasama yun eh. Kasama yun sa ating sa attitude na dapat ma-acquire. Not only dun sa trabaho, kung paano mo gagawin, but also, dapat gawin mo rin ng tama. So, yung nakikita ko naman, maayos naman sila lahat. Walang exception. Lahat sila maayos na pag tinuro mo, nandun lahat. Thank you all. Yes, yes. Unfortunately, hindi naman medyo naging maganda